Hello guys, magandang araw. Hulaan niyo ko anong luto ang gagawin ko this time. Pipitas muna po ako ng mga kailangan kong sangkap na meron ako dito sa aming garden. Tulad nitong okra, meron din akong onion leaves, at siling labuyo, so ito na guys ang mga ingredients na gagamitin ko for today. Meron tayong okra, siling berde, siling labuyo para sa sausawan, pinakulo ang chicken na hinimay ko na ng maliliit, ham, pwedeng meron, pwedeng wala, seasoning, ginadgad na cheese, asin, pinong paminta, singkamas, carrots, sibuyas at bawang, itlog, and lastly, ang lumpia wrapper. Check nyo na lang sa description ang mga sukat ng sangkap. Sa umpisa, hiwain natin ng maliliit ang sibuyas. At isunod naman natin ang bawang. Make sure lang na pinong pagkakahiwa natin sa mga ito. Next naman ay ang siling berde. Hiwain din natin siya ng maliliit tulad ng sibuyas at bawang. Ang susunod naman natin guys na hihiwain ay ang ating ham. Siyempre, hihiwain din natin siya ng maliliit. Anyway guys, optional lang naman ang paglalagay ng ham. Pupwedeng meron, pupwede namang wala. Since may nakita akong stock sa ref ko, kaya isinama ko na din siya. Pamparami at siyempre para mas sumarap. Next naman ay ang ating onion leaves. Ito guys yung kinuha ko sa garden namin kanina. Lalagyan natin siya para mas lumasa yung mixture natin. Next naman guys ay ang ating carrots. Alam naman natin na matigas ang carrots, hindi katulad ng mga naunang sangkap. Kaya dapat hiwain natin siya ng pinong. Siyempre, para mas madali siyang maluto. Ang susunod naman natin ay ating singkamas. Tulad din ng carrots, medyo matigas din siya, kaya dapat pino din ang pagkakahiwa natin dito. Alam nyo guys, ang sasarap ng mga ingredients at mga healthy pa. Kaya tsak na magugustuhan ng inyong mga anak at syempre ng inyong pamilya. Wow! Susunod naman natin gagawin ay ilagay natin sa bowl ang ating mga sangkap. Ilagay natin ang carrots, ang singkamas, ang onion leaves. Ilagay
Ilagay din natin ang sibuyas, bawang, at siling berde. Then, ang ating pirapirasong chicken na nilaga ko na kanina. Ang ham. At ang ginadgad na cheese. At syempre, lagyan din natin ng kaunting asin at paminta pampalasa. Lagyan din natin ng isang itlog para mas sumarap ang ating mixture. Haluin lamang natin siyang mabuti hanggang sa mag-combine ang ating mixture. Then, lagyan natin ng kaunting seasoning. Optional lang naman ito guys, pero para sa akin, gusto kong lagyan siya kahit konti para mas lalo sumarap ang ating mixture. Wow! Ang susunod naman natin gagawin ay ang pag-prepare ng ating okra. So ito guys, sinugasan ko na siyang mabuti kanina. So biyakin lang natin siya sa gitna, then alisan natin ang buto. Make sure lang guys na ang gagamitin nating okra ay mura at sariwa. Nakita nyo naman kanina na pinitas ko lang siya sa aming garden. So makasisiguro kayong mura at sariwa ang gagamitin nating okra. So, gawin lang natin ito sa lahat ng okra na ating gagamitin. Ang next na gagawin naman natin ay ang paglalagay ng mixture sa loob ng okra. Make sure lang guys na mapuno ng mixture ang ating okra. Then, balutin natin ito ng lumpia wrapper at idikit natin ito ng kaunting tubig. Siyempre guys, para maiwasang bumuka habang piniprito natin ito. Ulitin lamang natin ang proseso hanggang sa malagyan natin lahat ng okra. Kung mapapansin nyo guys, hindi maiiwasang may masirang okra. So okay lang yon, kasi babalutin pa naman natin ang lumpia wrapper. At ayan guys, mainit na ang ating mantika. Pwede na natin ilagay ang ating mga binalot na okra. Make sure lang guys, deep fry ang pagpiprito nito. Siyempre, para maluto ng husto pati ang loob nito. So, intayin lang natin maging golden brown bago natin hanguin. So, eto na guys, ang aking okra Shanghai. Masarap na, healthy pa. Kain po!